sumiti na ng kani-kanilang motion sa Ombudsman sina Senador Jinggoy Estrada at Bong Revilla Jr. Gayun din ang iba pang respondent. Kaugnay sa resolusyong sampahan sila ng kaso dahil sa pork barrel scam. Iginit ng mga respondent na walang matibay na ebidensya na kumita sila mula sa mga illegal umanong transaksyon kay Janet Lim Napoles. Nakatutok si Salima Refran. Ang sabi ni Senador Bong Revilla sa kanyang sagot sa Ombudsman, walang basihan para sampahan siya ng plunder. Wala naman daw kasing malino na ebidensya para sabihing kumuha siya ng komisyon mula sa sariling pork barrel fund. Pinanindigan din ni Revilla na peke ang mga pirma sa mga PDAF document na ginamit na ebidensya laban sa kanya. At wala ni isa raw sa mga whistleblower ang nagsabi na personal na inabutan siya ng pera. Ang nagdiin dati kay Revilla, si TRC President Director General Dennis Cunanan na nagsabing nakausap nito sa telepono at pinagsabihan siyang i-release na ang kanyang pork barrel sa tauhan ni Janet Napoles. Sa kanyang motion for reconsideration naman, taas ang tinanggi ni Attorney Gigi Reyes, dating Chief of Staff ni Senator Juan Ponce Enrile, na tumanggap siya ng kickback mula sa pork barrel fund. Reklamo ni Reyes, nilabag daw ng ombudsman ang kanyang constitutional rights nang ipagkait sa kanyang kopya ng affidavit ni Ruby Tuason at Dennis Cunanan. Si Tuason ay professional witness na nagsabing ilang beses siyang nakipagkita kay Reyes para ibigay ang komisyon ni Enrile mula kay Janet Lim Napoles. Sinabi naman ni Cunanan na nakausap niya sa telepono si Reyes para kumpirmahin ang lagda nito sa ilang PDAF document. Ang abogadong si Dennis Manalo naman ay nagsumite ng dalawang motion ni Ruby Tuason. Gusto ni Tuason na tanggalin na siya sa listahan ng dapat sampahan ng kaso sa Sandigan Bayan at bilisan ang pagbigay ng immunity sa kanya. She's the only witness who is able to provide direct testimony, personal knowledge on the delivery of the kickbacks to the lawmakers. Nagsumiti na rin daw ng reply ngayong araw si Senator Jinggoy Estrada. Hindi nagbigay ng kopya ng motion ng abogado ni Estrada, pero sabi ng abogado yung si Attorney Jose Flaminiano, naniniwala silang walang basihan para sampahan ng plunder ang senador. Nasa Amerika si Estrada at nagsabing babalik sa April 21. Nasa huli lang naman si Revilla at dapat bumalik sa April 13. Sabi ni Justice Secretary Laila De Lima, kung di uuwi ang mga senador sa mga pinangako nilang araw, pwede raw hilingin ang pagkansela sa pasaporte nila. Ngayong may mga nakapaghain na nakadala mga motion for reconsideration, may 60 araw ang Office of the Ombudsman para resolbahin ang mga ito at saka lamang mayahain ang kasong plunder sa Sandigan Bayan. Salima Refran, Nakatutok, 24 Horas.